sa mga usapan sa pagitan ng Vermilion Bird at Black Torice. Pasok! Yeah. Ang naisip ko ano, kasi patok yung paglaglaban yan eh. Si Seika yung pipiliin natin sa mid, tapos yung nasa mid natin panel, magpapataba lang pre. Kasi hindi yung mga kapere yung mga ano, yung mga nasa base lang eh. Oo, oh, pwede, sige. Kapag mid natin, saka natin first na din, diba? Saka patayin. Oo, pwede, sige, pwede din. Diba? Ang pag ginawa nyo sa mid, baka utakan ka ni Rene J, baka gawin niya, hindi siya magpapatay, mag-farm lang siya sa mid hanggang dulo eh. Iba sabi, hanggat di namamatay, di matatapos sa mid. Gusto niya magpapatay na lang ako sa tore? Pwede magpapatay ka agad para makapasa. Gusto nyo diretso ko sa tore? Ayo. Sa tore nga. Sa tower nga. Paano pagka na hindi ko pa na-clear yun? Paano lalayo na lang kami. Lalayo na lang kami. Lalayo na lang kami. Bale, tambay kami manonood sa mid. Kumbaga, libre first blood. Favorite lang tayo sa turret. Pwede naman. Pwede. Pwede yun lang. L-O-T-E, Lucara! Lucara! Oto bigay eh! At naandito na nga tayo sa ating game 2 and siguradong mainit na naman ang labanan na magaganap between Black Tortoise versus Vermilion Birds. Maganda at interesting ang challenge natin in this game dahil magkakaharap si Lu at saka si Seika sa gitna ng Land of Dawn. Ay. Bago magkaroon ng palagan sa pagitan ng dalawang team, kailangan magkaroon muna ng first blood between Lu or Seika. Nako naman, ayan na nga, pasok na tayo sa ating Land of Dawn. At eto nga, sa pagitan ng Vermilion Bird at Black Tortoise. At eto na nga yung napag-usapan natin kanina, no, Persian. 1v1 ang magaganap sa pagitan ni Seika tsaka ni Lu. Bago magkaroon ng palagan ang dalawang koponan, kailangan magkaroon muna ng first blood. At kitang-kita naman kung paano mangharas tong si Seika dito. No, medyo hindi makapalag ang ating gusto ng Maspi. Talagang lakas pala talaga ni Seika when it comes to using her signature hero, Angela. Yes, iba kasi, no, kapag pero naku... Ayun lang! Natorehan! Mali ang pasok! Talaga namang tore ang pumatay! Kaya Seika natin! Medyo napaasim! Maganda mo, tore talaga ang pumatay kay Ate Seika and Netso First Blood. So eto na, simulan na natin ang mainit na magbakal sa ating Land of Dawn! At eto, kitang-kita si Jux TV kumukuha ng red buff, ang kanyang matigas at malaking baras, makikipagbakbakan. Ngunit dito sa baba, nagkakaroon ng bentahan ng DBD sa kay Esmeralda tsaka kay Khalid. Pero eto yung game na safe play, though walang invasion, walang aggressive gameplay. Pero nako, eto nga ata yung sinasabi natin, it's a 3-man rotation on the middle lane. Ang tanong, sino nga bang mabibigyan ng isa? Pero Lu namatay sa kamay ni Cho. Grabe yung Jeet Kune Do with the only fast combination ng ating Yowie with the stun ng MB. Nakapitas agad ng Kayla Heredia. Ngunit nandito si Seika na sa bottom, sinutulungan si Brody. At eto si Yowie, kinukulit ng ating kapari-pari, Chooks TV. Eto si Yowie at MB. Sa baba naman si Rene J. Roadpil, nagkakaroon ng wasiwasan sa pagitan ng dalawang nagbebentahan ng DBD. Kasi parang eto, may pagkano din tong si Esmeralda, no? Oh, iba yung galawan. Pero nako, eto na nga, 2-2 ang ating score. Palitan ng kills. Pero eto ka, eto yung magiging labanan natin dito. Kasi knowing na first blood, eto si ano, ah. So, sino nga bang unang mas makakapagpa-item? Pero nako, doon sa may bottom lane na isahan ng isang Esmeralda, yung ating Khalid. Oh, ang ganda na pagkaka-falling star mold ng Esmeralda. No? Nakakuha niya yung Khalid. Ngunit nandito, kinagat na po ni Baratz ang Cho. Ngunit pinaulan na ng magic sarap ni Yuji. Ngunit masyado makunat, pinatungan ni Angela si Cho. Kita niya naman yung pasok ng isang Irene J, yung patience niya para lang mapatay yung isang road fill natin, diba? And medyo ano ha, eto nga yung gaya na sinabi natin kanina, eto yung laban na unpredictable. Pero eto nga, on that bottom lane, no! Lipat tayo sa top lane, may clash na nagaganap. Edgar dumali na
isipan ng isang Joe pero Kaber mamamatay sa kamay ng ating Chuck Steve. Ganda ng combination. Ayun na nga, kinagat! Kinagat po na naman ng matigas at makulit na bara si Chuck, si Yawi. Ngunit masyadong makunat, nakatakas ang ating Chu. Tank Chu naman pala, kaya makunat. Yes, but there you go. Kita mo naman yung pagiging aggressive pa rin sa may top lane natin. Kung ano yung gameplay nila kanina is nakikita na natin ngayon for this Black Tortoise. Oo, at apat ang kumukuha sa sa miyembro nila Edgar Umali para makuha ang Lord. Nakuha na po ni ng Turtle ni Yuji. Yes, but with that TP on for that Renny J. Grabe sa may bottom lane. Iba talaga maglaro ang ating Kuya Renny J. Kaya pa naman even that 150. Kaya naman pala ganun kaingay. Pinagsamang 150 at Renny J. Kaya puro ingay? Kaya balap ka ingay. Hindi pa nag-ingay si Edgar Dumali niya na. Oo. Nako, trash token pala talaga naman ng usapan. Pero nako, under that bottom lane, munti ka nang mapatay si Seika natin. Pero nakapag-disengage na lang din naman siya doon. Tama, at eto na nga po, pumasok po si Seika sa katawan ni Roadfield, si Naniban. Ngunit na tamang mamba out lamang. Oy, what an ultimate! Nakuha po ang dalawa ni 150 with the follow-up ng Falling Star Moon ni Renny J. Mapapatay po ang ating katropang si Khalid. And it's double kill for Esmeralda. Kita mo naman yung Falling Star Moon niya. Falling Star Moon niya on then right then and then talagang ang ganda ng set niyo doon. Tama ka doon. Tatlo po ang naglaho sa koponan ng Black ay ng Vermilion Bird. Si Yawi, si MB at saka si Roadfield. Grabe naman na this Black Tortoise. Kuha ng objectives dito sa may bottom lane natin. And kita nyo naman, trash token na naman yung ginagawa ng ating Black Tortoise against Vermilion Bird. So inaantay ko naman yung sagot ngayon ng Vermilion dito. Alam mo, kung ako, okay na ako matalo, at least pogi ako. Oo, kesa naman panalo ka nga dito, bakit ka naman? Tama nga naman yun. Pero, nako, si Kuya Chokes natin to, tamang abang lang kay Kaper. Nako, engats-engats ka dyan, kunti. Baka alam mo unin ka dyan. No, yun, Roadfield TC. Nakakainit na talaga sa ating Lanoton. In this matchup, nakikita niyo sinusubukang i-invade ng koponan ng Black Tortoise ang blue buff na, or purple buff na. O, yun na nga, grabe naman si Ludon! Napatay po. Ngunit, there goes a reverse kill by the Brody na isubukang naibitawan pa ang ulti. Eto, tumalo na po si Roadfield. Walang tinamaan, mga kaibigan. Si Seika, tinalian. Si Esmeralda, kasabay ng pagsipa sa mukhaan ni Renny J. Ngunit, wala pong bawa si Renny J, mga katakas. At eto, napatay po ni Chuck Stevie, si Khalid. Ngunit, eto, sinusubukang bukang panghabulin si Kaver, ngunit masyado ng malalim ang mga kaibigan, tamang mambaot lamang. Oy, hindi pa pala, magkakahabulan pa, hindi pa payag na walang maiuwing manok. Eto na, what a sipa, co-combination. Oy, pumasok, wala po, nakatakas, nandito si MB, mapapatay ang dalawa, nag-aasim kayo, magsisinigang pa. Ngunit nandito si Seika, magliligtas. Oy, hahabulin pala si 150, there goes the ultimate, but it was interrupted by MB. Kita mo yon kung paano nag-back up ang isang Renny J kay Lu. And then talagang sipa nga naman ng isang show palayo. Ang ganda nung back up nung bawat teams. Tama ka dyan. Na ipinakita ano? Ng clash doon sa may top lane. Pero makikita natin for that Vermilion Birds, sinecure yung ating turtle. Correct. At ang ganda ng pinapakita ngayon, slowly getting the lead. Vermilion, Black Tortoise ang nagkakaroon ng lead ngayon. Ang Black Tortoise, by the way, yan po sila Renny J, 150, Lu TZ, Edgar Dumali, at Yuji. Nako, 150, ang ganda ng set on sa my middle lane. And a Falling Star Moon pinagsakan. Tamang set up nga naman ang isang Gyushon, upos pa, pati pantubos. Ang Vermilion Birds ito, Kaper, nabigyan ng isa ng Gyushon natin. Grabe, tinutore na ng Black Tortoise ang Vermilion Birds ngayon. Kita mo yung set na nagawa ng isang 150 and yung backup coming from the Renny J. Oh, mukhang mayroong 150 Renny J combination. Grabe, itong Black Tortoise ngayon. Iba, talagang naandun yung tinatawag natin na... Tawag dito, yung
connection. Yes. And yung gigil talaga na gusto na namin ano tong laban, makuha tong laban natin. Mukhang 2-0 to. Feeling ko. Pero, nararamdaman ko 2-0 to. Pero nako, papayag nga ba yan? Nako, chokes! Nasipa ng isang show natin doon. Pero kita mo yung pagiging aggressive gameplay ng isang Renny J. Pero ano nga naman yung pagiging aggressive gameplay mo? Halos maubos ang buhay mo. Pero kita mo yung ginagawa ng isang Lu. Laban kong laban, halos umubos yung blade niya ng buhay. Alam mo ikaw, Renny J, Top Global Philippines ka lang. Huwag mong papalagan ang Top Global Jupiter. Kaya yan, nakain ka tuloy. Patay! Yes! Nga naman doon. Grabe, init ang laban na to. So, ayos laro. Yawi. Kita nyo guys, kayo na mismo ang magbasa ng trash token na nagaganap doon sa ating Black Tortoise. Diba? 818 pabor ang score dito sa Black Tortoise. When it comes to objectives, wala pang nababasag ang Vermilion Birds against this Black Tortoise. Tama ka dyan, ano? Ito na nga mga kaibigan na gawapong Jeet Kune Do with a combination of only pass and syempre, ano nga yung ultimate ni Chu? Tatlong sipa sa ulo. Pero mukhang mali ata ang pasok ni Lu kanina. Pero 150 na iwan sa dream. Saan ka pupunta? Sabi ni Chu dito. Medyo may maasim gameplay na nangyayari ngayon. Ang tawag dyan, no? Pinapasarap. Pinapasarap ang laban. Pinapatagal lang ang laban. Para nga naman daw, mas may magandang ibigay o mas mapanood pa yung ayan na, Whale of the Dragon. Nasipa po si Edgar, umalis sa ulo, mga kaibigan. Pinuruhan ng apat na miyembro ng Black Tortoise. Ay hindi, Vermilion Bird. At eto, umahabol pa rin sa Yawi. Nasuntok po si Renny J. Ngunit nakatakas po si Renny J doon. Lima po sa kumpunan ng Vermilion Birds ang nasa gitnaan. At eto na ang backup ng Black Tortoise para i-push po sila, no? At eto, nandito sila. Uy, what a steal! Whoa. Ngunit hindi pala. Kala lang mga ka-steal. Kala lang. Ayan na nga, nagbagsa ng meteor shower. Takbo pa uwi ang Vermilion Birds. Pero there you go. At that middle lane in it. A killing spree from Lunox. Pero papaya nga ba si Renny J bumagsak ng Falling Star Moon, di ba? Guys, ganun yung nangyaring clash doon sa may middle lane. Grabe talaga yung mga huli ni 150. Tatlo-tatlo. Ito, nagpaulan na po ng Magic Sarap. Tinutunaw na po si Renny J. At yun, mga kaibigan, napatay po si Renny J. Napaligiran ng apat na miyembro ng Vermilion Birds. Ito, nasa Lord na po. Pumapasok na naman si Renny J. Naghahabol. Ito si MB. Sinaniba na po ni Seika. At si Roadville, tamang ano lang, mafia lamang sa likuran, sinusubukan, ngunit masyadong malalim ang yung napasukan, kaya yung katapusan na, patay na po si Roadville, ngunit nandito, sumusubok pang mag-ano, there goes the Magic Sarap, natutulog ang kalaban! That meteor shower coming from Chang and it's shut down, and it's double kill from that Gyushin, and Lord has been, though na-secure ng Vermilion Birds yung Lord natin, halos maubos din ng Vermilion Birds yung ating Black Tortoise. Tama ka dyan, ano? Actually, ang nagdala ng laban na yun ay si MB. Naka-free hit siya dun sa likuran, mga kaibigan. Pero ngayon, dalawa na lamang ang natitirang buhay. Ay, pangatlo na. Buhay na po si Roadfield. Makakapush kaya ang koponan ng Vermilion Birds. Yun nga ang masasaksihan natin sa susunod na laban, knowing na nakakabangon ulit ang Vermilion Birds against this Black Tortoise. Oh, actually, pag tinignan mo yung economy, medyo 3,000 lamang ang lamang ng Black Tortoise against Vermilion Birds. So, hindi pa talaga nakakabawi entirely, pero at least, may palag. Tama yun, Sir Lex. So, eto na nga ata, Yawi, gusto sanang hulihin si Renny J, pero nakon, mukhang nabaliktad pa ata yung usapan natin doon, pero 150, ubos ang buhay, walang magawa kundi mag-back na lang doon. Uy, grabe naman yun, with the flicker in. Tumapasok pa talaga si Edgar, ayaw niya pa uwiin. Eto po. Ayun, hinahabol, pasisipain, patay ka kaya yun. Ikaw ha, kumukulit ka, baka yawi ng Pinas to ha. Kumukulit No. Pero 150, saan ka nga naman pupunta? Eto yung nangyari sa atin kanina, di ba? Mega kill for that
Brody, ang ganda ng ginawa doon na ano eh. Halos naka-free hit si MB doon kanina. Oo, pero kaya medyo napulahan. Naku, si Esmeralda gumagawa, humihiwala yan nung nangyayari for the Black Tortoise. Mukhang nakakaroon lang ata ng buy time ang ginagawa ngayon ni Renny J para mapukaw yung attention sa kanya. Grabe, ang lalim na. Mapukaw. 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 Oh my Philippine. My Tagalog. Grabe, ha? Hindi ko kinaya ang lalim, ha? Para kasing lalim ni Esmeralda yung ginagawa niya doon sa pukaw, eh. That's a pukaw term. Mapukaw. Minsan talaga kung gaano kainit yung laban, ganun din kainit na yung lumalabas sa ating mga terpeno. Tama ka dyan. At eto na nga mga kaibigan, nakahuli po ng Way of the Dragon si Juicy 115, nag-ulti bago mamatay. Pumasok ng Falling Star Moon si Esmeralda at sinabayan ng paulan ng Magic Sarap ni Changgit. Dalawa na po ang tumba sa Vermilion Burst, ngunit nakabawi ng onte. Dalawa na din po, 2-2. Eto mga kaibigan, si MB ang natitira sa gitna. Napatay po, napanigilan. Si Seika, naiwanan, iniwanan. Oy, Yawi! Iniwanan mo si Seika. Ano ka ba naman, Yawi? Kala ko pa naman, Yawi, protektahan mo. Yung pala, iiwanan mo. Ikaw ang unang tatakbo. Grabe naman yung ano ni Sir Lexon. Talaga naman, akala mo iiwan ka rin pala sa huli. Ramdam mo ba kung gaano kasakit yon? Oo! Nakadasa ko ilang beses yun eh. Sinabi, ikaw na yung forever. Bigla kang iiwan ka sa huli eh. Ray ko! Pero makikita natin under the middle lane yung ginagawa ng Black Tortoise na talaga pagiging aggressive. Kuha na tayo ng objectives. Makikita nyo naman guys yung wave or minion wave na talagang nakaangat in. Napabor na pabor dito sa Black Tortoise. So, kuha na rin nalang. Halos nakuha na rin ng Black yung resources ng Vermilion Birds. Vermilion. Parang 150. Vermilion. Vermilion. At ito na mga kaibigan. Tumasok na po si 115 ng katulang nakuhanan. Kinain po ni Jux TV ang kalaban. Yung lamang palo lamang naipit sa kalagitnaan. Etong si Jux. At mga kaibigan, it's almost a wipeout. Ah, sabi ko naman siya, unang tatakbo. Itong si Yawi, kanina pa takbo ng takbo to eh. Well, the TP on, congratulations to Black Tortoise for winning our game. I'm Persian Gas. And I'm Finesse Lex Eterna. At tayo'y pupunta na sa Virtual Handshake! Mahina yun. Kapag kami sa inyo, siyempre, team Black Tortoise na kami. Puro kahol lang yun. Meron kami Chooks TV. Oh,